welcome to my YouTube, The Mindset Channel. Hello guys. Ituturo ko sa inyo kung paano maglinis ng chicken, frozen or bocce. So, naumpisahan ko na to kanina. Ito yung mga freshest pada ko. So, ito, malinis na to guys. Malinis na to. Ito, linisin ko pa to. Okay? What's it? Okay. Kailangan mayroong running water. Kasi para matanggal yung mga dumi-dumi dito. Ganito lang. So, hiwain natin to ganito lang. Yung hituka niya. At saka yung ganito lang guys. So, gupitin lang natin para dadami yung kita natin. Ganito lang. Dadami. Aabot ng, ang 1 kilo guys, aabot ng 400 pesos. So, kapag may puhunan ka na 100 pesos or 110 ang per kilo sa bocce, so, kikita to, aabot to ng 400. So, may ginansya ka na 300 pesos. Bawasan mo yung 1/2 na hari na pang coated at saka oil. Ang oil, hindi, yung 1/2 ng oil hindi mauubos sa 1 kilo. So, 2 kilo, okay yung 1/2 kilo na oil. So, ganito lang guys, oh. So, yan. Ito ang paglilinis ng bocce or chicken frozen. So, kapag maluluto na to, tatawagin nila ng chicken frozen. Hindi ko alam kung bakit tatawagin ng chicken frozen. Pero, yun talaga ang tawag nila dito guys, chicken frozen, bocce nga fried, coated by harina or all purpose flour. Ganito lang guys, oh. Oh, gupit. Gupitin natin yan. Yan guys. So, malinis na to guys. Wala na tong mga laman-laman na kinakain ng manok. Tanggal na. So, ganito lang paglinis ng bocce. Bocce. Yan. Yan. So, upitin natin. Hati-hatiin natin to para dadami pa yung kita natin. Yan. So, huwag yung kalimutan mag-like and share nito guys para maturuan natin yung iba at makikita rin sila. Okay? Ganito lang maglinis ng bocce. Kung luto na, tinatawag na chicken frozen. Okay guys? Ganito lang kasimple guys. Oh. So, bagay-bagay natin yung laki niya. So, tanggalin natin to. Dito kasama sa chicken frozen. Dapat bocce lang. Depende sa inyo. Kung may bituka dyan, pwede nyo ihalo yan. Ito lang maglinis ng chicken bocce. Chicken bocce. Negosyo tayo guys. Malaking tikitain mo dito kapag marunong ka talaga. Ganyan lang. Ayan, paglinis guys, to. So, kunti lang. Tiis-tiis lang, tiga-tiyaga lang. So, ganito lang. Ayan guys. So, sa susunod na video ko guys, ituturo ko sa inyo kung paano mag mag-coated ng chicken frozen or magtimpla ng chicken frozen. Pero yung hindi ko ipakita yung original niya na timpla kasi commercial to eh. Kailangan may kanya-kanyang timpla tayo guys. Tuturo ko lang kung paano to
paano kayo kikita ito na malaki. Ha? Okay guys, malapit na ako matapos. Yan lang guys. Sunod, ituturo ko rin sa inyo kung paano lulutuin ang chicken provin guys. Okay? So, dito muna lang tayo. Linis muna tayo. Linisin muna tayo. Maglinis muna tayo dito guys. Para maganda na. Yan. Ganito lang guys. Yan. Okay guys, dito lang tayo. Malapit na akong matapos dito. Konti na lang. So, kanya pinagtaga lang guys. Sipag at tiyaga lang. Kikita na tayo dito. Basta ang 1 kilo aabot ng 400 pesos guys. Or 700 ang 2 kilos aabot ng 800. Linis tayo ng chicken provin or butsi para kikita tayo ng pera dito. Negosyo tayo pag may time guys. Kaya dito tayo kikita. Saka samahan mo na ng dasal at tiwala sa Panginoon. Okay guys, dito na lang ako at tapos na. Yan lang. So, alam niyo na kung paano maglinis ng chicken provin. So, bye-bye guys. Remember, don't forget to subscribe my YouTube channel and don't forget be a blessing. Bye-bye guys. Thank you for watching. God bless you all. So, tapos na guys. So, ito, linisin natin ng maayos para hindi mangangamoy. So, ganun to lang. Tapos na yung pag-prepare natin. Saka linisin natin to. Tapos, next step na rin tayo. Next steps. Ganito lang guys. So, next procedures. Okay, ganito lang guys. Okay. Oh, malinis na yan. Ito. Oh, malinis na yan. Okay. Oh. Malinis na yan guys. Ito, malinis na ito. Chicken provin kapag luto na. Ngayon, butsi pa lang ito, butsi. Fresh butsi. So, ganyan lang. Buhang din ang kwarta. So, pipigain natin ito para matanggal yung tubig niya. So, yan. Parit natin. Yan. Okay. Tanggalin natin ito yung tubig. Tapos, timplahin na natin. Lagyan na natin ito ng timpla. Okay. Okay guys. Ganito lang guys. Okay guys. Ito guys. So, yan. Okay guys. Ito. Pwede na ito. Timplahan na natin ito. Okay guys. Timplahan na natin ito. Ang gandang business ito guys. So, mag-umpisa. Pakunti-kunti lang kayo. Huwag biglain. Bili kayo ng 2 kilo, 1 kilo. Try nyo muna bago kayo mag
magbolto-bolto ng bumili kayo ng chicken broben. So, lipat natin dito. Dito tayo magtimpla. Okay? Okay. Okay guys, lagyan natin ng baking soda para times 2 yung lalaki yung size niya kapag mayroong baking soda. So, lagyan natin ng asin. Hindi sa inyo kung apply ninyo para kuhan. Lagyan ninyo yung magic. Dito sponsor sa magic sarap ha. Dipindi sa inyo kapag lalagyan nyo ito dito ng magic sarap. Ha? Magic sarap to guys. Lagyan nyo. Okay guys. Okay. Para lalong sumarap, lagyan natin ng ground paminta. Ground black pepper. Black pepper. Okay. Yan. Ubus. Para mabango siya. Yan. Yan guys. Ganyan lang. Tapos, pagkatapos dyan, haluin natin ng maayos. Okay? Yan. Haluin lang yan, guys. Haluin. Ganito lang. Haluin natin yan ng maigi. Para sasarap siya at saka mag-mix yung mga recipe natin. Yung mga pang pinimpla natin mag-mix yun. Yun. Ganito kasarap ang ating ingredients na chicken broben. So share natin guys. Saka huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa YouTube channel ko. Lahat nandoon na yung mga gusto ninyong malaman sa sports, pagkain, luto. So nandoon sa YouTube channel ko. The Mind Safe Channel. Yeah. Yan, haluin lang natin ng maayos. Tapos, pisilin natin ng kunti. So, huwag masyado pisilin ng baka mas makuan pa. Masisira yung mga malagamit yung mga maliliit. Saka, hindi na makinabangan pa. So, ganito guys, oh. Timplano na to at saka hindi na siya namumutla. So, nag-orange color na siya. So, ganito lang pag-prepare ng botsi para maging chicken broben na tinatawag nila ng chicken broben. Easy na lang. Easy to guys compare sa iba. Maraming couscous, balungos. Easy use lang to kung ginagawa ko. Kasi marami akong order nito guys. Yan. Okay. So, pagkatapos nito guys, ilalagay natin sa, kasi order na to, ilalagay mo bukas pa ito kukunin. Ilalagay natin to sa refrigerator. Ipoprose natin to. Okay, bukas pa ito kukunin. Okay? Yan. Tapos na to guys. Timplado na to. Masarap to. Gusto nyo tikman nyo. Okay. So, lagay natin ito sa plastic. Yan. So, ready to cook na to guys. Ready to cook. Ready to cook. 2 kilo at 1/4 guys.
Super sarap to guys. Ito ang recipe ko. At ibahagi ko sa inyo para kumita naman kayo. Kahit pakunti-kunti lang. Okay. Negosyo para sa masa. Pang masa to guys. Pwede rin to pang mayaman. Lahat ng mga mayaman kakain din dito kasi masarap to. Okay, tapos na guys. So, next na naman tayo na enjoy this video. Make sure to like, share, subscribe, and hit the notification bell and leave me a comment. Thank you guys, and don't forget, be amazing. Bye-bye.